Good morning! Today, mag-quantify ta og slope protection. Okay, but first, ila-ilahon sa nato ni iyang mga parts o unsa ang gyud nimo pagsugod. Okay, this is our slope protection here. Kaning naka-red? First, ang imong buhaton is, di ba, mag-quantify man ta. I-check ni mo kung unsa ni siya kataas. Siyempre, mag-kuan ka ni sa yung station limits. Okay? Or mag-ask ka sa nagpa-quantify kung unsa siya kataas. So, next, kay i-check ni mo ang bar size and yahang spacing. Okay? So, here, atay nakabutang diri nga 18 daw kabuok nga 12 mm RSB. So iyahang gi-encircle ni kaning naka-yellow. Mao na imong ipon kani sila na ni kani. Mao na sila ang 18 kabuok taman diri. And sa kanisa daw kaning sa magenta nga color, 12 mm daw na siya at 250 mm on center. Okay? So, ako ni siyang gilahilahig color para maila na to. Kaning naka-red dari, gitawag ni siya nga parapet. Okay? Parapet. May details dari sa kilid. So, ang iyang height is 500 mm. Ang iyang width ay 250 mm. So, here, naka-indicate nga unom daw kabuok nga 16 mm bar size. So, kana isa, dua, tulo, upat, lima, unom. And kani daw is 12 mm RSB at 250 mm on center. So, muna itong detail sa parapet. And here, kaning naka-cyan color. Kani siya, o tawag na siyang slab, slope, slab details ang aming butang diri. So, mo niyang detalye. Ang longitudinal bars is 12 mm ang naka-indicate. And mo itong gibasa gayon na. And kani ang transverse, mo niyang 12 mm RSB at 250 on center. And this blue ba ni siya? Oh, blue is capping ang tawag ani nila. And then nani siya diri sa may coping details. So nakabutang diri ang longitudinal bars kay 10 kabuo nga 16 mm RSB. Diameter ni siya nga symbol RSB. And this green one, stirrups na siya, 12 mm RSB at 250 mm on center. So, mauna siya. And naka 45 degrees ang iyang stiffness. And then we have here bar bending diagram. So, ato siyang i-kuan kung unsaon pag unsay bali pagbali bitaw sa kabilya or pag bend niya. So, bar bending diagram gani, no? Kabrayto nako. So ang gani ang mga yellow diri kani sila i-color ang atong mga longitudinal bars. Ato na siyang i-designate as A nga kuan. Shape, so straight line ra siya. And sa atong B, mo ni atong B, so asa ni nato makita? Diri sa parapet details na to. Diba? A, B, C, D, E. Mo ni siya na bars. Mo ni ang shape niya sa pag-bend sa mga steel man. And C, ang atong C, i-assign na to as C is ang kaniang transverse bar kaning sa atong slope nga slab. As you can see, kani siya. Kani, kana.
So, di ba, naka-bend siya dito. A, B, C, D, E. Okay? Then, ang D nga itong di-assign is kanin sa kanin ni asa coping details. So, kanin stirrups. So, ako itong gini-signate siya. A, B, C, D, E, F. So, mauna siya ang atong bar bending diagram. Upat siya ka klase nga pagka bend. Tolorangi bend. Kay straight man ang isa. So, mauna siya. So, let's proceed. Mag-quantify na ta. Makita sa nako ang Excel ani niya. Okay, here is schedule of reinforcing bars, slope protection. Muna yung member, ogunsa siya. Pwede po yung structure, imong ibutang diri, or sa imong ibutang diri, member akong ibutang. Parapet, slope slab, cupping, nasya sa coping details, bar type. Bar type, kaduning atong gidiscuss nga nakadesignate og A, B, C, D. Ada siya. And here, the bar size and spacing. Then, bar bending, katong small letters A, B, C, D, E, somewhere. In meters na ni siya. Ang bar size in millimeters and spacing millimeters. And splicing in meters. Kaya napatay tanawon dahi before ta magsugod o quantify, okay? Then, length in meters. So, i-add ra ni mo din hitanan. Then, quantity, natay total length, natay unit weight. Sa R is mi atong gamiton, and then total weight. Muna ni ang total sa imong kabilya nga gamiton. And, your total volume of concrete. Wala pa nina ko na-delete na. Naka-permeter mong good niya pag gamit na ko. So, karon delete na permeter. Before ka mag- quantify, diba, imo mo itong i-check kung usa siya kataas, then ang mga, ang RSB, ang spacing, okay, kung kompleto ba siya detalye, and sunod is, pakita na ko, hanapunin mo dito sa plan ang, na ko ipakita, sa general notes, okay, dito sa portion, sa so may reinforcing steel, basta ko ni mo, na inakbutang diri nga, sa two. Splicing. Neither. No more than one bar in three shall be spliced at the same section unless otherwise shown. Splicing shall be kept to a minimum and should be staggered and lopped not less than 40 times bar diameter unless otherwise shown on drawing. Okay. Basta dito rata atong i-highlight kani siya. Kani. Okay, ako na siyang ikuan ha. Ilahi color. Okay. 40 bar diameter ha. Di man eh. And next is ang imong i-check kay kani siya. Mga bend nga. Mga pag-bend sa RSB. So, diri, pag naka 90 degrees siya, 12D. Okay, gamitin mo is 12D. And kung kani siya, nga naka 180 degrees, ang imong gamitin kay 4D or 63mm. So, dapat, ang imong 4D, dili mo ubos sa 63mm. For example, ang imong 4D is 50 or 60. Siyempre, dito ni mo gamiton. Kani ang imong gamiton, ang 63. Okay? Or, kung gusto ni mo is, diretso lang ka. 63 mo gamiton. Pero much better ni kay basin dig mas dako sa 63. So imong i-check. So yun lang po. Yun. Balik tayo dito. Ang Tagalog pala pa.
Bisaya bake. Ah, so here, magsugod na ta og quantify. Actually, ako na ning gi-input, so ako na ni siyang i-highlight. Ako rin siyang ibalik sa iyang normal nga color. So, dirita sa parapet, unsay nakabutang sa parapet details. Ang atong bar type kay, diba, A o B. So, A o B, as you can see. Okay. Sa atong A na to kay straight line, which is kaning unom kabuok nga naka-yellow. Akong gi-yellow ginagtuyo para malahi siya. So, diba, 16 mm. Yeah. So, ang iyang spacing, wala man siya naka-indicate, kay gibutang raman siya nga 6, di ba? Unong daw ka 16 mm. So, imong ibutang dira, as shown. Sunod is, ang A, dirita sa A, which is straight line raman siya. So, A ratataman, di na tamong input, there is B, C, D, E, F, G. Okay, sa A rata. So, ang A is kung unsa siya taas, since overall man yung nga pag-quantify na to, di man yung per meter. So, itong ibutang, kaning na sa imong station limit nga 29.54 meters. So, mao na siya. Mahilig lang ko sa meters. Okay, mao na siya. And, ang yung splicing, di ba, mag-splice ta kay 29 man siya. Yung atong commercial length sa kabilya, kung magpalit ta, di ba, kay usually, common siya nga 6 meters. Ang kung siguro kung mag-order ka o dinaghanan good or mas prefer ni mo ang 12 meters, naaman siya. Pero ang atong gamitan is 6 meters kay murag mo yun ay pinaka-common. So, diri, sa splicing na to, di ba, niingon to dito sa pangibasa sa general notes, kay na nga 40 bar diameter. So, maoni siya ang answer. Diyon sana siya. 40. I-times ni mo sa 16 mm. I-times ni mo sa unsa siya kataas. I-divide ni mo og 6,000. Ang 6,000 mo na ang 6 meters sa imong commercial length. Okay? So, mo to siya. Then, ang length. Length is just the total of these columns, rows, columns, of this, basta ka na. Mana, yeah, total na siya dira. And, ang quantity, arita sa quantity. Pilagiingon diri sa detali, unom kabuok na 16 mm. So, unom, butang na to, unom. So, total length, ang total length is 8 times running duha. Diba? Okay, ang, mauni siya, ang isa kabuok, mama ni siya. Then, kay uno man ang kinang ibutang. So, yung time. So, nandun ka. Diba? So, time. So, mauna siya. Ang kita ninyo. The time. So, na. Okay. Sunod is ang unit weights. Unit weight sa atong bar. Since 16 mm man siya, mauna siya. Okay. Pwede po ninyo ma-check sa Google or pwede po ninyo itong bar diameter square root na hinoon. Lagi. Square root. Square niya. So, 16 times 16. I-divide niyo 162.1. Oh. As you can see. Diba? Moriya mo siya. So, 1.579. Kalugayan na ni mo uguan. O, quantify is ma-memorize na ni mo. And then, total weight is i-multiply ra po na ni mo. Kaya ni siya per meter ni siya. Diba niya? Total length ni siya. So, imura ng i. Ah, so, dapat kani siya is ano ni siya. Para ang answer is, di ba, meter times kilogram per meter makancel ning meter. So, kilogram na lang ang bilin. So, i-times ning duha, mauni ang
answer. And then total volume of concrete. So unsay nakabutang nato dari a 250 and 500. So 250 and 500 butang nako 0.25 times 0.5 times unsa siya kataas 29.54. So ang answer nato is 3.693. So mara siya ang atong concrete. Pero wala pa tanaw man dito pa ta sa longitudinal nga bars. So sa diri sa B, which is ang murag stirrups na to, ang transverse na to nga bars, which is this one, it looks like 9, number 9. Naka-orient siya sa B, diri sa bar diagram. So sa B, unsa siya? 12 mm. So 12 mm. Anya nakabutang siya is 250 on center. Mao ni yung spacing. Okay, so direkta sa B, di ba? Ngani atong pagabutang A B C D E. So butang na to. Ang A masukod na nimo siya diri. Okay, diri A. Atong say tawag ana. 12 144 siya. Dili. Basta. Wala na. Money siya diri. So, imunang ibutang diri sa God good ni mo siya. Sa God na hinoon. So, imong ibutang na siya diri. So, 0.3 ang nakabutang dira. So, 0.3 siya. Then, sunod ang sa atong sa ato ang B kaniya. B is 0.57 kay nagsulod man siya dito sa koan, di ba? Mas taas siya. Then, ang C, which is koan, 0.25 minus 0.08. Anong 0.08 sa concrete cover na siya? Kani 0.04, kani dere 0.04, so 0.08. Okay? Sunod ang D, 0.5, and then E, 0.15. Kaning E, di rin na nato di-apply ang 12D. 12D, then divide mo 1,000 para may mong meter, 0.44. So, pwede na nimo A, 0.15 para buo. Then, ang di naman kinahanglan ng splice, di ba? Kay kani is 1.69 ra siya kataas. So, wala siya ning lapas sa 6 meters. So, 1 money yung total. Then, ang quantity. Ang sana to pagkuhan sa quantity, naka-space down ni siya at 250 mm on 29.54 i-divide na nimo sa spacing, which is the 250 niya. Ang 250 kay di ba ang 20 ang di ba ang 29 kay meters man siya, ang tani kay mm. So dapat ang 250 i-divide na nimo 1000 para mahimong meters. So maoni siya ang number sa imuhang stirrups. So, A, 118.16. So, 0.16, dapat, kuha na siya. Buo ang atong 0.16 is, di ba, stirrups, pila ka buo. Quantity man atong pieces man atong gisugutan. So, dapat buo ni siya nga number. So, you can just make it 118. Okay? Then, next is, ang total, i-times running duha. Times ni sila. Ang answer is kana. Then, ang unit weight sa 12 mm, Google mo te, 0.888 kilogram per meter. Din i-times na din silang duha para mabilin is kilogram. So, here it is. So, overall, ang parapet wall kay, mauni siya ang iyahang
total weight kaning duha, pero dili ni sila magsabay tungod kay kani siya basin o 16 mm ni siya, basin o grade 60 ni siya, and then kani is grade 40 magyuning 12 mm. Okay, masipare na sila. And atong total here, volume concrete 3.693. So that's it for parapet wall. And next, anhita sa atong slope slab. Slope slab na to is kani straight line o ating transverse is A o C, di ba? A o C. So, ang atong bar type is A o C. Arita sa A. Pila ang A? Nakabutang sa A? 12 mm. Ang sa B kay, ang sa C kay 12 gihapon. And then ang spacing, ang sa A wala naka-indicate kay kung ano siya, as shown. Ha? Maba? Manong gibutang ngayon ako to 50. Ah, sige, kay giformulate na na ako dito para pagkuha sa quantity. Okay? Butang na to, nga 250 na siya. So, dapat di ay naka-250 ni siya. Okay, ana siya. So, 250. And then, straight line naman siya. So, kanara, letter A ra siya. Since 29 ng lapas na po siya sa 6 meters, so, mo butang na po tao splice. Yeah, mara. Mas gamay na siya ani, pareha ra sila kataas, pero mas gamay siya ani, mas gamay ni tungod kay tungod kay 12 mm ni siya, kani is 16. So ang total length mao ni siya, then ang quantity, unya na ning quantity nato ipadayon kay ako ni siyang giformulate para diri na lang mo mag gamay na lang inyo ang usab-usabon, inig mag-edit mo, kibali. Okay? Balik ta diri sa, diha sa tatama na, balik ta dayon diri sa C na to, which is this transverse. Transverse na to is 250 daw ang spacing. Okay. And here, money na tong transverse na RSB. So, sa letter A, di ba kani siya? Di pa ang giingon gay na kay ang 180 degrees is 4D. Tama, no? Dito sa general notes, nga gibasa na to. So, kung 4D siya, atong ibutang, atong i-type. Try na to. 4D times, di ba ka na? 4 times 12 mm. Is 48. 48 is less than 63 mm. Diba? So, dili nga siya pwede ni mo gamiton. So, ang imong gamiton na lang kay katong 63, which is in meter, it's 0.603. And then, balik ta diri ang atong letter B. Atong letter B kay 0.5 minus 0.15. Nganong 0.15 man? Nya gaina kay 0.08. Diba? Nag-minus ta diri 0.08 gaina kay 0.4 ni o 0.4 ni. Nganong 0.15 man po ni diri? Tungod kay in contact na ni siya sa soil. Diba? Kung in contact siya sa soil, kanina mas ibabaw, so wala mo yung soil dira. Naaraman dyan ng soil dira. So, tungod kay contact sa siya sa soil, close contact, 0.15 akong gi-minus tungod kay diri ang portion is dapat 75 mm. Okay? 0.075 meter. Diri po is 0.075 meter. Muna ang 0.15. In total lang akong gi-minus sa 0.5. So, muna itong kabilya, which is
35. Tama. Then sa C, kani mo ni ang atong C. So C is pwede ni mo idrit sa rapod na 1.1 plus 0.25 is 1.25. 1.25 minus 0.15 lang gihapon. So 1.1. And next is this kani siya. Since 45 degrees ni siya, then 2.2 ang atong height, so meaning ang iyahang horizontal is 2.2 po, di ba? Para makuha na to ni, we can calculate. Pwede na to na is, pwede na to na iibutang point, ni, wrong. Equals square root of, kay ina na siya. Square root of 2.2 squared times 2 times 2 kay di ba plus 2.2 squared naman po di times 2 na lang ana dayon siya so wrong nga naman 2.2 squared times 2 dari ko nagkulang so 2.2 to the power of 2 di times dayon siya mo siya 2 mo na siya ang answer. Pero, kani siya is shorter ni siya kaysa sa imuha ni siyang sukdon. Kaya diba, nara diri taman ang 2.2. Niya siya ning lapas diri kay isulod mag yun na mo siya diri ang makonect siya diri asa kuan para mahook siya diri asa may cupping. So, mas taas yun. Kaya na pa mag yun ni siya diri. So, pwede po na ni mo nga imuha ng isukod. Okay. Sukdo na ni mo siya. Since wala na ni siya naka-draw na to scale na ni siya, na to scale, aritas na naka-scale, pwede na to ni siya i-sukdo. Kung saan pag-sukod sa naka-slant, dull. Ang iyahang command is dull. Dim aligned. Pwede na ni mo i-wala sila nag-abot. Then, mana siya? 3.18. Diba, mas taas? 3.11, 3.18 na. Ayun na naginota. So, pwede nag-gado na siya. Okay? 3.11. And then, ang next kay, kanisiyang nakabutang dari, hook. So, ang atong hook, ibutang na to na siya nga naka 90 degrees na siya nga hook. So, ang buhato na gyapon na to is 12 times bar diameter. Para may mong meter, i-divide na itong 1,000. So, 0.4144. So, butang na to na lang 0.15 para mas buo. Kani siya, pwede na to i- sagdin na siya. And so, wala gihapon siya splicing kay wala man siya ning lapas og 6 meters. And then sa quantity niya, din hinata. Unsay gikuan niya? Unsay, ang iyahang kuan is, ang iyang spacing is 250. So, ang buhaton na gihapon na to is pariha ani. 250 magihapon, so, pareha rin ani og quantity, di ba? So, kani siya, wait sa kayo nakakuan, equals, kani siya, kung usa siya kataas, i-divide ni mo sa spacing na naka-mm. So, ang naka-mm, himo na itong meter. Okay, wala siya. So, pareha ra sila. So, ibuo ni mo, it's 18. Butang na to, ibuo na na to. Okay. Actually, wait sa. Tudaan na lang po muna ko. Unsaon nga mabuo ni siya. Kaya diba, inig, ang imong total diri mahimo gid ni nga nakatime siya sa 118.16. Para 118 na gid ang iyang i-multiply. Ang atong formula kay after sa equal dugangan na to o round,
then parenthesis, then comma, dari sa katapusan sa imong formula, and then zero. Okay, zero. Okay, nabuo na siya. Diba? Buo na siya. Ba? Ito na lang i-doha kadesimal. Nabuo na siya. Kura ng kapihon, parehero mo na sila. Then, ang tanid diri A sa atong A, diba ang A? Kaya pwede ragod nato na siya. Ihapon diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, no? Pero kung what if ang drawing is wala gyud siya, ingon nga, nakabutang dira or wala na siya naka-space o sakto. So, dili. So, magkuhan po ka, magplaster po ka. Ang imo na lang buhaton is i-formulate na lang diri para dili na ka mag-usab-usab ihap, di ba? So pag formulate na to, ingnan na on na to, 18 ka buo ko ang answer. Ingnan ni on na to pag kuan. Pag formula equals parenthesis i plus ni nato kaning 0.35 kay mo ani siya diri kaning kuan plus 1.1 which is this one and 3.111 which is this one. Okay, maora. Then close parenthesis, i-divide na to siya sa spacing kay naman ni sa ibabaw, so yung spacing kay 250 para mahimong meter divided 1,000. So, ang answer is 18.25. So, himo na to og buo nga number. So, round parenthesis again. Dito sa last portion. Butang ang comma. Zero. Then, close parenthesis. 18. Kabuo. So, that's it. Naka-formula na siya. So, kung imo ni siyang usab-usabon diri mo automatic na ni sila. Ang kanilang kay wala tungod kay anong wala man? Anong wala man ni siya naka-formula? Hindi mo na lang ipunid to. Pero pwede good, no? Actually, it's if kuhan siya nakabutang ramanggo din yun, no? Unong kabuo. Kabutang na lang yun na siya. Pero pwede ra yun kaayo nga ang 0.5 i-divide ni mo o 0.5 divide ni mo o 250 with 250 so duha mo na siya kabuok. Butang na to, alista na to ni 250 para naka-formulate na yun. So, 252 is duha kabuok. Nya, sa other face, duha man ang kabuok, no? Kay kaniman ang space man imong gikuan. So, plus 1 siya. At kung i-parenthesis usab, plus 1. Then, i-parenthesis na sana ako usab, times 2 para sa other side. Nganong toto gai na kay ang 500 gi-divide og 250 kani ang 250 kay bali ang space niya so duha ka buok di ba pero ang RSB man nga number ang atong gikuan so mag plus 1 ta para ma himong tulo then sa other face diri nga side i times 2 na lang pud nimo mo ani siya so manang unom ka buok so di ba kung ato ni siyang alis dan ibali, mahimo ni siyang 45. O, diba? Na-change sila. Pero wala ni na-change. Kaya wala man ta nag-change o dimension sa imong parapet. Okay, ang na-change lang kay ang kanira nga transverse ra ni mo kung pila ka buok tungod kay gi-divide man ni siya sa
ano eh. So mo na to. So ibalik na to sa saktong example. Okay. So padayon ta diri sa slope na to. Ang total niya is it times lang gyapon yung duha. Mao na siya din ang unit weight kay 12 mm man. Then i-multiply na po ning duha. Mao ning answer. Then kani sila it times na po ning duha. Mao ning answer. And then unit weight sa 12 mm kana siya din it times na po ning duha. Kana ang answer. So ang slab so ang concrete, ang total volume of concrete sa atong slope nga slab which is this kani nga portion sa sayan nga nakasayan nga kuan color mo ni ang atong gi-indicate nga slope slab di ba. So pwede ra gid kaayo nga imo ni siyang i sokdon ra diri sa CAD. Okay. Dito ta sa nakakuan. Okay, pwede PL, butang nimo PL para maghimo og line para mahibaw nimo area ani niya. Okay. Mao ni siya ang imong ang part sa di indicate nimo nga slope slab. Close. Okay, mao ni siya. So ang area ani, pwede ra nimo i-right click ari ka sa properties and naadayoy mo tong nga inani. Makita nimo area is 0.9123. Okay? Mao na dayon ang imong i butang diri. 0.9123. Butang na lang na to. Okay, kana na lang. Times. Sa unsa siya kataas. Sa area naman na siya. So, kung unsa siya kataas, which is 29.54. Okay. So, mauni siya ang answer. Mauna dayon ni siya ang sa atong slope slab. Happy to tamahawa. Okay, hapit na tamahuman. Feeling na ako kay ako ang nag-board sa ako ang voice. I'm so sorry, guys. And diri na sad ta sa atong copying. Copying na to is this one. Excuse me, balik sa ta sa kuan. Kani. This one. So, diri ta sa iyang copying details. Kung sa'yo naka-indicate, ang kaning yellow, direta sa longitudinal, na pulo kabuok nga 16 mm. Unya, longitudinal man, so ang atong orientation, designation, ang sa'yo tawag, ana, ato siyang gi-designate as, there is a bar diagram, A. Mano yung bar type, A. Ang kaning naka-green, which is this, appeal na siya lang. Ato ni siyang gi-designate as D. And mag-una ta sa longitudinal. It's 16 mm. Okay. Then spacing niya as shown. So napulo kabo. And since longitudinal siya, so sa kataas ang slope na length, maupo siya kataas. Okay. Butang na ito nga, maupo siya kataas. Siyempre na may nagid na siya ikuan, di ba? Concrete cover. So, diligid nga na siya kataas. Pero pwede ni mo nga maoragya po yung ibutang since ang ganto ang portion dito sa may concrete cover na dapat. May imagine ba ninyo? Mag-drawing na lang ta. Iyan na siya kataas kung mauni ang imuhang slope kataas. So, ang imong kabilya, dili pwede nga butang na dire na lang ako ibutang ha. Dili pwede nga ingnana, di ba? Kay mo gawas diri ah, ma-expose na siya sa soil. Pero syempre na ni siya ay tawag na to nga katungkuan.
75mm nga cover. So, tingnan na siya dapat, di ba? Pero po hindi ragyapon nga, kung usan ni siya kataas, more ragyapon mong ibutang since ang kanin siya nga, ang kanin siya nga kuan, nga kataas pun, imo raman na siyang i-rotate, o imong i-bend, o pinaingan na. Or, kung naani siya sa ubos nga portion, or kung asa siya i-bend ni mo, ingan na siya. Okay. Diba, imura nang i-bend o pina ingan na. Example. So, diba, okay ra na. So, mo na siya. Delete. Add moto diri. Moto ang katas on. 99.54. So, mag-splice na sa tano. Kay more than 6 meters man siya. So, mag-splice ta. Money siya. Diba? Parihara diri. Kay 16mm man siya. Yun ang total length. Mauna siya. Total length is G+ ning duha. Sunod is ang atong quantity. Pilay giingon dito sa plano. 10 kabuok. 10. Okay. Then, total length. Total length is itayin sila ning duha. Mauna siya ang answer. And ang atong 16mm nga unit weight. Mauna siya. And then, ang total weight, i-multiply ning duha, money siya ang answer. And so, dirita sa iyang D, which is the stirrups, D is 12mm. Then, ang spacing daw kay 250. And, dirita dayon sa iyang bar bending. Arita dari. So, ang nakaingon dari is... na butang na to. Ang A, derita sa bend una og A. Ang bend una og A is unsay nakabutang dito sa 45 degrees. Dito sa general notes, gani na to. 45 degrees. Oh, so may line dito. Oh. Wala. Dere nakabutang. So, since wala siya di rin nakabutang, pwede rin na ito nga ibutang o manguta na ka sa nag-design na niya or sa kung pinsay engineer sa field. So, ang ibutang niyo kay A, kaning hook niya, ako na lang ibutang nga 0.1. And sunod ang B. B, which is 600 minus 0.15 kay exposed gyapon siya sa soil. So, 0.6 minus 0.15, 0.45. And then C. C is 0.35 kay 0.5 siya minus 0.15. And so, ang D which is equals to B, pwede ra na nimo nga imong i-equal dira. Okay? And then E is equal to C. Mauna siya. Okay. And then F is equal to A. Mauna siya. So, kani silang tanan. Okay, 1.8. Wala man sila ning lapas sa 6 meters. So, wala tayo splicing. Then, ang quantity. Quantity is naka-space daw siya sa 250. So, ato siyang i-quantify. So, pareharag yapon aning sabtaas na kaniyas siya sa ang katas-on niya sa slope or sa cupping, i-divide ni mo sa iyang spacing. Dapat pareha sila meter sa motong i-divide na ito ni 1,000. So, dere, ang answer niya is 118 ragi yapon kay pareharag man sila, di ba? Then, ang total, it times ni mo ning length, and ang quantity, mo ni ang answer sa total length.
And then unit weight sa 12 mm is 0.888. Then ang total is i-multiply ng length times unit weight para may mong kilogram. That's the answer. And so for our total volume of concrete sa atong cupping, atong ibutang is 0.6 0.6 times 0.5 times yung katas-on nga 29.54. Ang answer is 8.862. Okay. Nakalink na siya actually ang length dere. Okay. So, atong i-total since naa siya quantity of RSB grade 40 o napoy quantity of RSB grade 60. So, ang grade 40 mo na ang 12 mm and 10 mm. So, kani kay 12 o 16 raman. So, ang atong tiad kay kanirang 12 mm nga total. Plus ka na. So, kani. Then, ang asong grade 60 is the 16 mm, which is this one and this one in parapet and cupping. Okay, mauna siya. And the total volume of concrete, imura na silang i-add isa, duha, tulo. Mauna siya. Ang answer, isa, duha, tulo. Okay. Mauna dayon ni ang atong finish product. So mauna ni ang atong nahuman na pag quantify sa slope. O di ba guwapa ka ayo ba pa ba? Ako ra ni gigil lang gi-separate og kaninga kuan para kani magud ay gi-show ni mo kung saan ni this anigikan, di ba? Pwede ra pud nga imo na siyang i lipad up plane like this. Ana, pwede nga na din tanggalon ni mo ng line para mas kuan gyud. Asa naman to? Nagtanggal ba og line? Ah, asa naman to? Wala, nag-loading. Oh my G. Okay. Border, it's tanggal na ako ni. Oh, wala na. Pero mas nice man to, di ba? To emphasize ang separation between the two. Makarami tata siya, guys. Maunin ni siya. Butang na lang ni may mong station limit 3. O sa nga side. That's it. And actually, if gusto ninyo nga mas paspas pod siya, ang imong butang dali is per meter ra siya. Okay? Per meter. Butang alis na rin yan mo dali ag 1. Ah, for the next na lang na. Kay, oh my god. 56 minutes? Ah, I'm so sorry. Am I that bored? Am I that boring? In my discussion, I'm so sorry. I hope you learned something from this video. Bye! Thank you so much.